Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw din po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'minin wal jannatul kafirin." Ang mundo daw na ito ay kulungan ng mga Muslim at paraiso ng mga hindi Muslim. Kung bibigyan natin ng pansin, mga mahal naming kababayan, ang isang tao na nakakulong ay kapag siya ay sinasabing gustong lumabas, limitado lang ang kanyang lugar na pinupuntahan, limitado lang din ang kanyang oras, limitado lang ang kanyang mga nakakain. Lahat ng panahon o lahat ng nasa paligid niya ay merong ipinagbabawal at merong mga batas na pumapaikot. Ganon din ang isang mananampalatayang Muslim. Limitado lamang ang kanyang mga kinakain, may mga ipinagbabawal sa kanya. Limitado lamang ang kanyang mga pinupuntahan, may mga ipinagbabawal sa kanya. Limitado lamang ang kanyang mga panahon. Limitado lamang ang sinasabing kanyang kaligayahan. Hindi maaari sa isang mananampalataya na magsasagawa ng mga bagay na puro na lamang kaligayahan. Pero ang isang hindi mananampalataya o isang hindi Muslim, sa kanya at para sa kanya, ang mundong ito ay paraiso sa kadahilanan na walang limit. Lahat ginagawa, unlimited. Lahat ng kanyang oras, inuubos sa kaligayahan. Lahat ng kanyang panahon, inuubos sa kanyang sarili. Lahat ng kanyang kayamanan o lahat. Lahat ng nasa buhay niya sa mundong ito ay piling niya ay para lamang sa kanyang kaligayahan na kanya mismong sinasabi sa kanyang sarili na habang may buhay, gawin natin kung anong gusto natin. Napakalayo kung ating bibigyan ng pansin. Ang mga kamusliman, hindi po pwedeng pumunta sa mga club o sa mga lugar na kung saan may mga sinasabing mga babae na sumasayaw o umiinom ng alak. Pero ang mga hindi Muslim, okay lang sa kanila yon. Kahit ito ay napakalaking kasalanan sa ating tagapaglikha. Ang mga Muslim hindi kumakain ng mga ipinagbabawal katulad ng baboy at marami pang iba. Subalit ang mga hindi Muslim, kain lang sila ng kain, wala sa kanilang ipinagbabawal. Kahit alam nila at nababatid nila na bawal kainin to, sige lang, hindi sila natatakot sa kanilang tagapaglikha. Ang mga Muslim ay batid natin na sila ay nag-google ng sinasabing oras para sa pagdarasal araw-araw 5 times a day sa kadahilanan na sila ay naniniwala na sila ay nasa mundong ito upang magtiis, subukin at sumamba sa kanyang tagapaglikha. Pero ang hindi mga Muslim, nakalulungkot ating iisipin na sila ay unlimited ang kanilang panahon sa paggawa ng kanilang mga kaligayahan. Minsan lang sila umaalala, minsan lang sila nagdarasal. Basta mas mahaba ang kanilang pagtatrabaho, ang pagkanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya, pero pagdating sa ating tagapaglikha, hindi sila nagbibigay ng panahon. Hindi katulad ng mga Muslim na kahit gaano kabisi, pag dumating ang oras ng pagdarasal, sila ay nagdarasal. Kaya kung ating bibigyan ng pagkakataon, itong mundong ito ay kulungan ng mga Muslim na kung saan may sinusunod na mga batas. Hindi maaaring masunod ang kanyang kagustuhan. Hindi maaaring siya ay maging malaya. Pero ang mga hindi Muslim, okay lang, sige lang. Walang sinasabing limit ang buhay niya sa mundong ito. Kung anong gusto niya, ay ginagawa niya. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng Muslim tsaka Kristiyano o sa iba pang hindi mananampalataya o hindi mga Muslim. Kaya kung ating bibigyan ng pansin, ini-invite po namin kayo sa Islam. Pag-aralan ninyo ang Islam sapagkat ang Islam mismo ang magbibigay ng tunay na kaligayahan sa inyo. Di man dito sa mundong ito, doon naman sa kabilang buhay. So hanggang dito na lamang. Nakuha ninyo ang punto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan.